naman kasama sa saya at kulitan hanggang ngayon. Radyo natin, your friend, your radio. Kaya lakasan na ang inyong mga stereo. Patuloy lang sa pagbibigay saya para sa lahat ng mga tagapakinig. Mga tugtugin na soksang pandinig, nakakabilib at nakakakilig. Kaya lagi tumutok sa number one radio station 98.9. Radyo natin, your friend, your radio. Tawagin na barkada, halika na sumama. Tara makitawa, kalimutan na problema. Abuting ng umaga, kwentuhang nakakagana. Tugtugan na walang sawa at iba pa na programa. Mga ba, litang sigurado ka na bago. Totoo at angon sa mga tunay na kwento. Sa looban o labas ng main door. Ang hinihintay mo, buksan mo na yung radyo. Tara na makisabay, makisayaw sa tugtugan. Tune in na sa number one radio station 98.9. Kwentuhan at tawanan, lagi ko pinakikinggan. Walang iba kundi dito sa 98.9. Sa bayan ng Roas, ganap ng dalawang dekada. Naglilingkod, nagpapatawa, nagpapaligaya. Mga mahal mong DJs ang lagi makakasama. Buksan mo na yung radyo, tara sabay tumawa. Sa bayan ng Roas, ganap ng dalawang dekada. Naglilingkod, nagpapatawa, nagpapaligaya. Mga mahal mong DJs ang lagi makakasama. Buksan mo na yung radyo, halika na sumama ka. Radio. Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang aabsent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. O, mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha? Para matuto sa Palay Aralan, hatid ng DA, ATI, PhilRice at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ng iyong kaalaman. O siya, upo na ng diretso dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa Palay Aralan. Mapagpalang umaga sa lahat ng ating tagapakinig mula sa bayan ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ang pang-dalawampung araw na pagsasaere ng ating School on the Air on Smart Rice Agriculture. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Tayo ay mapapanood sa Facebook page, ATI Mimaropa at RN Rojas Online at mapapakinggan sa 98.9 Radyo Natin Rojas tuwing araw ng Martes at Webes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Pero bago tayo pumalawat sa ating programa, batiin muna natin ang nanalo sa ating Sowatex promo sa nakaraan nating pagsasaere. Ang iniwan naming katanungan sa nakaraang pagsasaere ng programa ay, ano ang tamang moisture content sa pag-iimbak ng binhi? At ang tamang sagot sa iniwan naming katanungan ay 2 to 14% ng moisture content. At ang mga nanalo sa ating programa sa ating Sowatex promo ay i-announce natin sa susunod natin na pagsasaere. Kaya sa ating mga nanalo, makakaresip pa rin po kayo ng 60 pesos na loan. Ngayong umaga, may bago tayong paksa na tatalakayin. At ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa iba pang makabagong teknolohiya na maaaring gamitin ng ating mga magsasaka sa kanilang pagpapalayan. Tama ka dyan, Kuya Earl. Ang una nating tatalakayin ay tungkol sa teknolohiyang may kinalaman sa patubig ng ating palayan. Pero bago tayo pumalawat sa ating talakayan, pakinggan muna natin ang pagsasadula mula sa PhilRice. Habang problemado ang ilan dahil sa madalas na pagbaha, ito namang si Badong ay parelax-relax lang.
Tila tanggap at bumauna sa kanya na kailangang pakibagayan ng pabago-bagong klima. Kaya naman sa panahon ng La Niña, at bago pa man bahain ang kanilang lugar, ay may solusyon na siya agad dito. Ayoko na! Nakakapagod din palang problemahin ang madalas na pagbaha sa aming lugar. Tutuldukan ko na itong walang saysay na pag-aaburido. Wala naman solusyon na nabubuo. Kaya ako, imbis na magmukmuk, ay ikakarir ko na lang ang paggawa ng balsa. Balsa? Bakit? Ayaw mo na bang magsaka ng palay? Magiging asawa na ba ako ng mangingisda? Ano ka ba naman, irug ko? Hindi nga ako marunong lumangoy. Gagawin mo pa ako mangingisda? Eh ano ba kasing ibig mong sabihin at gagawa ka ng balsa? Baka ang kasunod niyan, gagawa ka na ng ilog. Gagawa ako ng balsa para gawing floating garden. Pwede kasing taniman ito ng gulay at gamiting kamang punlaan ng palay. Total, bahain naman itong lugar natin at ang daming tumutubong water lilies ay mainam na pakinabangan at gawin siyang floating garden. Dito kasi sa atin naiipon ang mga tubig na galing sa kunsaan saan. Bilib na talaga ako sa iyo, asawa ko! Ang dami mong alam! Ibang klase! Floating Garden, lumulutang nagulayan. Praktikal na gumawa ng floating garden sa mga lugar na nababaha at mahirap humupa ang tubig. Tinatawag din ito na hardin na nakalutang. Maaari itong gamitin bilang kamang punlaan ng palay. Kapag papahupa na ang baha, taniman ito ng gulay. Ang floating garden ay isang paraan para makibagay o sumakay sa epektong dulot ng climate change. May mapagkukunan ka na ng gulay, pwede bang pagkakitaan, barya-barya man lang. Para malinawan tayo sa unang teknolohiya sa araw na ito, papakinggan natin ang panayam ni Mang Fred kay Engineer John Eric Abon mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Magandang araw po! Usapang lumulutang tayo ngayong araw. Usapang floating garden. Sa mga lugar na madalas na binabaha at nananatili ang tubig bunga ng siyam-siyam na ulan, ay mainam na subukan natin gumawa ng floating garden. Gamit ang water lilies o kaya naman ay plastic na bote bilang pampalutang ay makakagawa na tayo ng floating garden. Kaya naman, samahan niyo po kami at sabay-sabay nating aralin kung paano gumawa at magpalutang ng floating garden. Habang lubog pa sa tubig ang tanging lupang taniman, sa floating garden ay mapapakinabangan mo na ang nababahang lugar. May mapagkukuhanan ka na ng pangulam, pwede pang tingi-tinging pagkakakitaan. Makakapanayam natin si Binibining Mirna Malabayabas mula Agronomy Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice upang ipaliwanag sa atin ang floating garden. Magandang araw po, Ma'am Mirna! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Sana kung saan man po kayo naroon ay safe po tayong lahat. Ma'am Mirna, ngayon pong panahon na malaki ang epekto ng climate change sa atin, palagi na rin po ang pag-ulan at pagbaha. Ano po ang pinakasimpleng paraan ng pagbuo po ng floating garden? Okay, Ma'am Fred. So para sa mga lugar na sagana sa water hyacinth o mas kilala sa tawag na water lily, mainam ang water hyacinth floating garden. Ito ay maaaring gamitin na floater o pampalutang sa gagawing floating bed. May binabanggit po na ginagamit daw po sa ibang lugar ang plastic bottles bilang floater o pampalutang. Pwede rin po ba ito? Opo, pwede po yon. So actually, marami tayong pwedeng gamitin sa paggawa ng floating garden. Yun nga yung nabanggit, yung pinakasimple ay yung water hyacinth. So meron din yung mga gagamit ka ng yung mga bote, yung mga pet bottles bilang floaters. Kung ibahagi yung mga paraan or step-by-step na paraan o procedure sa paggawa ng floating garden. So yung sa water hyacinth floating garden, so sundan lang natin yung mga sumusunod na pamamaraan. So una,
Gumawa ng balangkas na may habang 5 metro at may lapad na 1 metro mula sa mga bias ng kawayan. Pangalawa, ipatong ito sa ibabaw ng mga water lily. Tambakan ang ibabaw ng balangkas ng mga water lily. Ang tambak ay may lapad na 1 hanggang 1.5 na metro. So pagkatapos ng 10 hanggang 14 na araw, tambakan uli ng water lily ang ibabaw sa lapad na 0.5 metro. Lagyan ng lupa o organikong material ang ibabaw at hayaang mabulok ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, maaari na itong tamna ng mga seedlings ng iba't ibang halaman sa mga o mga gulay. So yan ay ginagawa dun sa pagka-water hyacinth o water lily ang ating gagamitin. Sa paggawa naman ng bed type at pot type floating garden, ang sumusunod na maaari nating gawing gabay. So una, gumawa ng balsa mula sa mga bias ng kawayan. Ang balsa ay may habang 5 hanggang 6 metro o depende sa haba ng kawayan na available at may lapad na 1 metro at 2 pulgada. So yung pangalawa, magsilid ng mga plastic sa bote na bote sa loob ng mga sako o net bag para sa maliliit na plastic. Siguraduhin na ang mga bote ay may takip para hindi pasukan ng tubig. Itali ang mga sinidlang sako o net sa ilalim ng balsa para magsilbing pampalutang nito. Malibang sa mga sinidlang sako, maaari ding maglagay sa ilalim ng balsa ng mga malalaking boteng plastic na may takip. Tapos, takpan ang ibabaw ng balsa ng may sako. Ang mga ito ay magsisilbing sa pin para hindi lungsod sa pagitan ng mga bias ng kawayan ang ilalagay na lupa o tinatawag natin na planting media sa ibabaw. Sa paggawa naman ng planting media, sundan ang mga sumusunod na rekomendasyon. So una, haluan ang dalawang sako ng lupa ng 1 sakong organikong pataba at 1 sako ng inuling na ipa, o kaya yung CRH na tinatawag natin, carbonized rice hull. Haluan din ito ng putik galing sa mismong paglalagyan ng floating garden. Tapos, lagyan din ito ng mga nabubulok na water lily bilang dagdag na pataba. So, depende sa gulay na itatanim, maaaring maglagay ng trellis o kaya tinatawag natin na balag sa ibabaw ng balsa. So, para naman sa pot type, sundan lang yung ating step na ginawa, yung binanggit na yung step 1 and 2, and then yung sundan ang mga hakbang mula 1 hanggang 2 na yung step na binanggit natin. Pagkatapos, saka natin ilalagay sa balsa yung mga halaman na nasa paso. So, ganun lang kasimple yung paggawa ng floating garden. Ayun! So, mayroon na po tayong idea kung paano po gumawa ng floating garden. So, depende po pala dun sa kung ano ang available na materyales sa inyong lugar. Ma'am Mirna, base sa inyong mga ginawang floating garden, magkano po ba ang magiging gasto sa paggawa ng floating garden? Okay. Ayon sa pananaliksik na sinagawa ng grupo noon ni Ginoong Corrales, kasi ito medyo matagal nang ginawa ito sa Philrice, ang magiging gastos kapag water hyacinth o water lily ang ginamit ay nasa 630 pesos. So medyo magbabago din to ng konti, ano, kasi medyo noong 2015-2016 to. So kapag bamboo poles naman, so yung kawayan, mga nasa 4,130 pesos at pagka naman yung plastic bottle floating bed ay nagkakahalaga ng 2,240 pesos. So pero ito ay pwedeng magbago. Yung sa paggamit ng plastic bottle, so mas makakamura kung mag-iipon na lang tayo ng mga plastic bottle na available kaysa yung, kasi minsan sa junk shop mas mahal yung mga, pagka bumili ka na sa junk shop ng mga plastic bottle, medyo mahal na. So para makamura, mas maganda na mag-ipon tayo ng gagamitin natin. Napakahalaga nga po na alamin natin kung ano yung pwede natin gamitin sa floating garden. Kasi sa nabanggit natin eh, medyo magastos pala kung bibilihin po natin. Yung iba nga po, kung yan ay napupulot lang natin o nasa paligid lang natin eh, baka kung hindi po ninyo babayaran yung labor cost at kayo na ang gagawa. Parang halos minimal o libre na nga kung tutuusin. Ang bibilhin na lang siguro mga alambre, ano po? Ma'am Mirna, nakagawa na po tayo ng floater o pampalutang. Ano-anong mga gulay naman ang mainam na itanim para sa floating garden? Aha, okay. Doon sa paggawa ng floating garden, yung mga na-test na ng mga gulay, so yung mga katulad ng upland kangkong, so na-test na yan, yung pechay, mustasa,
kamatis, talong, yung okra, busitaw at leto. So yan yung mga ilang gulay na naitanim na sa floating garden. Ma'am Mirna, kamusta naman po yung magiging ani pag nagtanim po tayo sa floating garden at magkano po kaya ang ating kikitain doon? Okay. So base doon sa floating garden na ginawa ng ating mga kasama, sa yung upland kangkong lang, pwede kang umanin ng hanggang 5 beses. Kasi after 1 month, pwede ka nang mag-ani ng kangkong. Yun ay, tapos pagka-ani mo, meron ka po ling pwedeng anihin. So doon sa ginawa sa water reservoir, doon sa Barangay Matingkis dito sa Science City of Muñoz, umani sila ng mga kulang-kulang na 30 kilos ng kangkong. Doon lamang sa isang floating garden. So di ba ang isang tali ng kangkong ay nagkakahalaga ng 10 piso? Tama po. Ay sa ibang gulay po, Ma'am Mirna, may mga nakita po ba tayong data? Although ito naman po ay usually pang konsumo. So doon sa kamatis, pwede naman tayong makaani ng mga siguro kalahating kilo hanggang 1 kilo. Kasi pero depende yung kung gaano kadami yung iyong floating garden. Kung marami namang nakahalera na floating garden doon sa inyong lugar, siyempre mas malaki yung iyong maaani. At pwede mo rin ipagbenta yung sobra. Ayun, depende na po sa inyong kakayahan kung gaano kadami yung floating garden. Ito naman po ay teknolohiya para tayo ay makaagapay doon sa epekto kung wala tayong ulam, pagkain. So pangkonsumo yung ating gagamitin. Pero kung gusto po ninyong kumita, ay mas maraming floating garden na ang inyong gagawin. Ma'am Mirna, tanong lang po namin, gaano po ba katagal ang itatagal ng isang floating garden po na gawa sa water lily kumpara po sa gawang bamboo raft o kawayan na may palutang? So yung sa floating garden, pag ginamit mo yung water hyacinth, syempre isang gamitan lang yan kasi siya ay mabubulok agad. Although yung nabulok na water lily, pwede mo namang gamitin na organic fertilizer, di ba, sa susunod. Pero yung mas matagal, yung sa bamboo wrap, siguro mga 1 taong mahigit mo siya magagamit. Yung pag gumamit ka ng bamboo wrap. Ma'am Mirna, ang tanong po namin ay, maaari rin po bang magtanim ng palay sa floating garden? Pwede, pero ang floating garden ay pwede lang gamitin sa nagawing seedbed o kaya kamang punlaan ng palay. So yung parang pwede tayong magdapog yung 14 to 15 days. So pwede tayong doon magsasabog sa halip na doon sa seedbed. Kung wala tayong area, pwede natin siyang gamitin yung floating garden natin na seedbed. Ayun, napakagandang idea po pala. So habang hinihintay mo na bumaba yung tubig baha, pwede ka nga palang mamunla gamit ang floating garden. Para eksakto, wala na yung tubig sa palayan mo, pwede ka na agad magpatanim o diretso na dahil halos wala ka nang bubulukin sa lupa dahil nalubog po sa tubig baha. Ma'am Mirna, mga dagdag mensahe po tungkol sa floating garden. Baka mayroon tayong ma-share pa? Okay, Mang Fred. So sa mga kasama po natin na nakikinig, kung kayo po ay may mga lugar na nababaha, lalo na sa panahon ng tag-ulan, pwede nyo pong subukan gawa ng floating garden at magtanim ng gulay na pwede nating mapagpunan ng dagdag na pagkain, lalo na sa panahon ng kalamidad. So sundin lamang po natin yung mga nasabi ko kanina ng mga pamamaraan at pwede din nating bisitahin yung website ng PhilRice para po sa mga karagdagang kaalaman. Maraming salamat po! O ayan, dagdag kaalaman po mga kamagsasaka natin dyan. So ito pong teknolohiya na ito ay napakainam nga po para makaagapay tayo sa epekto ng malubhang baha. Maraming salamat po, Ma'am Mirna. At sana po sa susunod na mga pagkakataon ay maimbitahan uli namin kayo sa mga ganitong diskusyon at pagsishare po ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Magandang araw po at maraming salamat. Salamat po din. Umulan man ng siyam-siyam at maging munting lawa ang inyong bakuran, may tsak pa rin na pwedeng mapagkuhanan ng gulay ang mga magsasakang naniniwala at nagsasagawa ng floating garden. Ang floating garden ay pagtatanim ng gulay sa ibabaw ng balsa na pinalulutang sa tubig gamit ang mga lokal na materyales gaya ng kawayan, plastic na bote o drum o water lily. Ito ay nilalagyan ng lupa sa ibabaw. Makikita ang floating garden sa mga lugar na kadalasan ay nakararanas ng mahabang pagbaha, lalo na sa mga puok kung saan naiipon ang tubig mula sa ibang lugar. Catch basins ang tawag ng iba sa mga puok na ito. Ilan sa mga bansang ito ay ang ating Pilipinas, Mexico, Bangladesh, Myanmar at India. May 3 klase ang floating garden, ang water hyacinth floating garden, ang bed type floating raft garden at ang pot type floating raft garden. Kapag kinarir ang floating garden, mapapakinabangan na ang nabababad na lupa,
may mapagkukunan ng mga kain at pwede pang pagkakakitaan kahit barya-barya kung turingan. Ayan, nabigyan linaw tayo kung ano ang floating garden. Sa ating mga tagapakinig, huwag maglipat ng istasyon dahil sa aming pagbabalik, tatalakayin natin ang dimaki ng pampatubig na pinaandar ng ipa, hangin at araw. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng ating programa. Right timing o napapanahong pag-aabono? Yan dapat! Importanteng sapat ang sustansya ng palay mula pagsusuwi hanggang bago maglihi ng masigurong maganda ang pagbuelo ng halaman tungo sa santambak na ani. Sayang lang ang pataba kung hindi pa hinog ang panahon ng paglalagay ng abono. Waldas puhunan lang. Tandaan, maglagay ng abono mula pagsusuwi hanggang bago maglihi ang palay. Para sa dagdag kaalaman sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Hanihin natin ang palay sa tamang panahon. Kung ginapas, mag-ani kung 85-90% ng mga butil ay hinog na. Kung gagamit ng combine harvester, maaaring paabutin ng 90-95% ang pagkahinog. Kung pambinhi naman, mainam na ang 95-100% na pagkahinog ng butil. Huwag baliwalain, papangit ang kalidad ng palay kung masyadong adelantado o atrasado ang pag-ani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Pagmasdan, mga dinin ko ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan, sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang makiyatid sa pambihang bayan, sa hapag saluhan ng bawat tahanan. Pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at Philrice. Palay Aralan. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Palay Aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawi. Para mas lalo nating matutunan ang teknolohiyang ginagamitan ng ipa, hangin at araw, papakinggan natin ang panayam ni Mang Fred kay Dr. Manuel Jose Regalado mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng Philrice. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Exciting na naman ang talakayan natin ngayong araw. Pag-uusapan natin ang iba't ibang dimaki ng pampatubig na pinaaandar ng enerhiya mula sa nagbabagang ipa, hangin at sikat ng araw. Sa panahon nga na may kakapusan sa tubig at hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina o diesel, marapat na talakayin natin kung paano nga ba mapapatubigan ang ating palayan sa paraang hindi masakit sa bulsa.
Makakapanayam natin si Dr. Manuel Jose Regalado ng Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din po, Mang Fred, at magandang araw po sa ating mga kamagsasaka dito sa School on the Air. Ayan, napapanahon po yung ating topic ngayong araw. Kasi dulot nga po ng climate change. Sir Manny, ano-ano po ba ang dimaki ng pampatubig na ginagamitan ng gatong na ipa o kaya po yung gamit lamang ang hangin o kaya sikat ng araw? Kung gamit po yung ipa, meron po tayong teknolohiya na tinatawag na Rice Husk Gasifier Engine Pump System. Yung ipa po ay sinusunog siya sa isang reactor tapos nagpo-produce ng tinatawag na producer gas. Yung producer gas ay siyang i-feed doon sa engine, gasoline engine, na imbis na gasolina ay yung producer gas. At ito po yung magiging fuel niya para patakbuhin yung engine na magpapatakbo naman nung bomba or nung pump. Kung hangin naman po, ihip ng hangin, wind. Meron po tayo yung tinatawag na windmill pump or wind pump. Kasi pag windmill, yun ay pinapatakbo niya po ay gilingan. Pero kung wind pump, pinapatakbo po nung helice na may ikot ay water pump. Tapos meron din lately na inintroduce ang Department of Agriculture nung time ni Secretary Piñon, yung solar-powered irrigation pump system. So ito po, yung windmill pump naman, of course, yung mechanical energy ay nagmumula sa wind energy, kinetic energy ng hangin. May papaikutin siyang hélice, tapos yung hélice may connection doon sa parang tinatawag na piston pump. Yung doon sa piston ay may nasa tube well, ay makakakuha siya ng tubig mula sa ilalim. May kanya-kanya pong katangian ito mga pump na ito, system. Yung solar powered pump naman, galing naman po sa araw yung energy. Of course, ang pinanggalingan ng energy natin sa lahat ng dito sa lupa ay galing sa araw. Yung araw, yung light energy, pag ito'y tumama doon sa tinatawag na solar panel, na co-convert po yung light energy into electricity. At itong electricity na ito ay pwedeng may store sa baterya, maaring magpatakbo doon sa electric motor. Parang battery-operated na electric motor. Tapos yung electric motor naman, i-drive niya yung water pump. So, itong mga system na ito ay hindi po gumagamit ng tinatawag na fossil-based fuels, o katulad ng gasolina o diesel o kaya mga LPG, ganun. Kundi natural po siya, yung ipa, yung hangin, tsaka yung araw. Yun, napakainam po pala sir yung mga na-develop ng ganitong makinarya kasi hindi na kailangan na magbayad pa o bumili ng krudo o yung sinasabi nga na fossil fuel ano. Sir Manny, gaano po ka-episyente ang paggamit ng gasifier engine pump o kaya yung windmill pump at yung solar-powered irrigation system sa Palayan? Mang Fred, yung unahin ko yung gasifier engine pump system. Yung isang tinatawag na mobile gasifier engine pump system ay meron siyang nakakabit na 6.5 horsepower na gasoline engine. Tapos ito ay magpapaandar sa 3-inch na water pump. And then, kailangan ng gasifier mga 4 na kilong ipa kada batch. Pero may dinevelop na rin actually na continuous na yung tuloy-tuloy lang na hindi na batch type. Tuloy-tuloy na operation hanggang 8 hours. Kaya nitong magpatubig sa isang ektarya sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Ang may lalabas niyang tubig mula doon sa pump ay kung 10 oras mag-operate
nasa 200 cubic meters. Kaya na ng patubigan yung isang ektarya na 2 inches ang auto centimeter ang taas ng level ng tubig. Pag windmill pump system naman, medyo mahina ang kapasidad dito kasi piston pump lang siya. Kung palayan yung papatubigan nito, doon ayon sa aming pag-aaral, hanggang nasa 1/4 o 2,500 square meters lang na palayan yung pwede niya. Pero yung hindi lang palayan, kundi meron ka pang ibang crops, parang rice-based system. Meron ka pang, halimbawa, kamatis, meron kang sili, or meron ka ring mais. Sa rice-based system, mainam ito kung lalong na kung meron kang drip irrigation. Napakainam nitong windmill pump. Maliit lang yung kapasidad dito actually. Sa isang araw na mag-operate, kung assuming na may hangin, sa isang araw na mag-operate yung wind pump, nasa mga 20,000 liters, nasa mga 100 na drum na tubig. Yung isang drum kasi mga 200 liters ang laman. Mga 100 drums na tubig yung mapoproduce ng wind pump. Ang maganda lang sa wind pump ay dahil piston type to, ito ay pwedeng kahit umabot pa yung lalim ng balong sa 100, 150, kahit 200 feet niya, ay o 10 tubo, kaya pa niyang palabasin yung tubig. Hindi ito magagawa kung sa shallow tube well, yung mga centrifugal pump. Yung solar-powered naman, irrigation system, depende sa kapasidad ng motor. Kung halimbawa, yung motor ay 10 horsepower, so kaya lang niya hanggang mga 5 hektarya, ganyan, na patubigan. Ang kapasidad nito ay nalilimitahan din sa source ng pagkukuha ng tubig na ipapump o ibobombahin. Usually yung mga solar powered irrigation system, kailangan meron kang pondo na tubig, reservoir kung tawagin. Parang pag-iipunan, surface siya dapat, surface water, hindi yung nasa ilalim ng lupa. Yan yung mga katangian or limitasyon ng mga pump systems na ito. Ayun, maraming salamat po sa impormasyon, Sir Manny. Sakali po yung ating pong mga kababayan na nais po o interesado pong sumubok ng gasifier engine pump system o kaya ay windmill pump system o kaya po yung solar-powered irrigation pump system, saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Sa gasifier engine pump system, dahil Pilrice po ang nag-develop dito, pwede pong makipag-ugnayan ang mga interesadong magsasaka na gumamit nito sa amin pong division, yung Rice Engineering and Mechanization Division. Hanapin lamang po si Dr. Arnold Holiano na aming division head. At siya rin po yung actually nag-develop ng gasifier engine pump system. Yung windmill pump system naman po, ito po ay isinusulong ng Bureau of Soils and Water Management o yung BSWM. Kaya pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Under din po siya ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management. Although nag-develop din po kami sa Pilrice ng windmill pump system, pero hindi po ito na-commercialize. Nagtayo lamang po kami ng ilang unit dito sa isang unit dito sa Pilrice. Yung solar-powered irrigation system naman po ay dahil nabanggit ko kanina na ito ay naging project na rin ng DA. Ito po ay pwedeng kung interesado po kayo dito, makipag-ugnayan na lamang po sa mga regional offices po ng Department of Agriculture or pwede rin ipaabot sa DA Regional Field Office sa pamamagitan ng mga city or municipal agriculture office dahil sila po yung nangangasiwa
para dito sa mga projects na ganito. Sir Manny, sa mga may mga kakayahang magpatayo ng mga dimaki ng pampatubig na may mga pinapaandar po ng ipa o kaya ay hangin o araw, paano po mamimili ang mga magsasaka dahil pare-pareho po itong magaganda? Tama po, Mang Fred. Mahirap basta mamili ka na lang ng walang pagbabasihan. Halimbawa, maganda yung rice hull gasifier engine dahil malaki ang output yung tubig. Pero ang fuel niya ay ipa. So kailangan kung ikaw ay farmer na gagamit ito, meron kang pagkukunan ng ipa. May mga lugar kasi na mahirap na rin makabili ng ipa dahil ginagamit ito sa mga power plant. Pero doon sa mga lugar na nagkalat lang yung ipa at hindi mamalaman kung paano i-dispose, pwede po mas mainam na magamit itong gasifier engine system, pump system para sa palayan. Kasi mataas nga ang kapasidad, yung sa isang araw lang kaya mong mapatubigan yung isang hektarya. Pag doon naman sa mga malalalim yung balong, wala na talagang makuhang tubig at malalim yung pump, pwede yung wind pump. Kasi may mga bulubundukin nang tatanim ng mga gulay tsaka kapirasong palayan. Kung maliit lang yung palayan, pwede na yung wind pump. Ang problema nga lang, dapat yung lugar mo ay may hangin. Kasi syempre hangin yung pagmumula ng energy, yung kinetic energy katawagin. Mahangin. Hindi naman ho mahangin family, kundi may hangin po. Yung solar-powered pump system, irrigation system, ay dapat po merong reservoir na hindi nawawala ng tubig kahit sa tag-araw o kahit mayroong El Niño. Kasi merong pag nag-El Niño, naubos din yung tubig sa reservoir. Pag ganun nangyari, medyo hindi maganda yung solar-powered irrigation system. Mas mainam pa yung shallow tube well or yung ito, windmill pump system. So, depende po sa pangangailangan. Kung malaki ang kailangan, malaki yung area at saka may ipa ka naman, mas mainam na mag-invest na lang sa yung mobile rice husk gasifier system. Pero kung rice base naman at maliit lang yung palayan at medyo hirap sa tubig, pwede na rin mag-invest sa windmill pump system. Medyo mahal din kasi yung windmill pump Abot din ng 200 hanggang 300,000. Kaya kailangan mayroon ding high value crops na kasama bukod sa palay. Yun namang solar power irrigation system. Ang main quad po dito ay yung pagkukuna ng tubig na surface water. Ibig sabihin, yung tubig nasa isang reservoir, maring ito ay parang fish pond na malaki or basta parang small farm reservoir ganun na hindi mawawala ng tubig. So kung may ganung lugar na akma yung solar power pump system. Ayan po yung aking may babagi po sa inyo. Maraming salamat, Sir Manny, sa pagbibigay po ng rekomendasyon para alam po ng ating mga magsasaka kung ano po yung mas mainam na gamitin sa kanilang lugar. Baka po may dagdag mensahe po kayo sa ating tagapakinig. Dahil po pabago-bago ang panahon at yung supply po ng tinatawag na fossil-based fuels katulad ng gasolina, diesel, kerosene ay bukod sa nagmamahal ang presyo ay sa hinaharap maaring limitado na rin ang supply nito. Kaya lalo pang magmamahal. Pwede pong nating subukan itong mga makinarya na ito na pump na pinapatakbo, pinapaandar ng mga tinatawag na renewable energy sources katulad ng gasifier, gamit po ay ipa, yung windmill pump,
ang gamit po ay hangin, tapos yung solar-powered irrigation na basta't nandyan yung araw naman, hindi naman mawala. Hanggat sumisikat yan, makapagbigay siya ng electricity. At importante lang lang po yung source ng water ay hindi maubusan ng tubig. Para tayo ay makabawas din sa gastos. Mahirap din po kasi nang kuminsan pumapalya rin yung mga irrigation system natin, yung gravity type. Katulad ko, isa ring magsasaka, madalas po humihingi sa akin ng yung aking kasama ng pambili ng krudo para magbomba, lalo kung walang maagos na tubig sa irrigasyon. So later on, pagka wala na talagang kukuti na lang yung tubig na galing sa irrigasyon, ay kailangan natin gumamit na ng mga alternatibo. Kailangan kasi ng palay ang tubig . Hindi pwedeng kulang sa tubig. Otherwise, hindi ka makakaani ng maganda. Kaya pwede na po nating sana subukan natin yung mga pump na ito na gumagamit ng renewable energy sources. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yan. Maraming salamat po sa napaka-informative na talakayan. Sana po sa susunod na talakayan ay maimbitahan namin kayo ulit. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Magandang araw po. Bukod nga sa diesel at gasolina na patuloy na tumataas ang presyo, maaaring subukan ng gasifier engine pump system na ang gatong ay ipa, windmill pump system na pinaiikot ng ihip ng hangin at bombang pinaaandar naman ng enerhiya mula sa araw. Sa ating mga kasamang magsasaka, subukan natin ang mga alternatibong paraan na pwedeng magpagana sa ating dimakin ng bomba. Makatitipid ka na, masisiguro mo pang may supply ng tubig sa iyong palayan tuwing kailangan. Ayan, nabigyan linaw tayo kung ano ang alternatibong pamamaraan para mapaandar ang mga makinang pampatubig. Sa ating mga tagapakinig, huwag maglipat ng istasyon dahil sa ating pagbabalik, ibabahagi naman namin sa inyo ang konsepto ng palayamanan. Magbabalik pa ang programa pagkalipas ng ilang paalala. Totoo ba ito o sabi-sabi lamang? Bababa ng 5% ang ani kapag hindi naararo at nasuyod ng mabuti ang lupa? Totoo yan, Manong Farmer. Sa halip na 100 sako ang hahakutin sa isang hektarya mo, makontento ka sa mga 95 sako na lang kapag hindi na ihandang mabuti ang bukid mo. Kaya naman, siguraduhing napabulok ng husto ang mga damo at dayami upang mas madaling mapatag ng maayos ang lupa. Magsasaka ka na rin lang, sagarin mo ang iyong aanihin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Tech Center 0917-111-7423. I-follow din ang Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Kada ektarya, sapat na ang 40 kilong inbred na binhi kung lipat tanim at 40 hanggang 80 kilong binhi kung sabog tanim. Tama, pagwawaldas ang sobrang binhi. Fake news po ang sabi-sabing tataas ang ani kung mas marami ang binhing gagamitin. Tandaan, kada ektarya ay sapat na ang 40 kilo kung lipat tanim at 40 hanggang 80 kilo kung sabog tanim. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa Philrice Tech Center 0917-111-7423. I-follow din ang Philrice Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at Philrice. Palay Aralan. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programa ang Palay Aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid. Para mas mabigyang linaw tayo kung ano itong palayamanan technology,
Papakinggan natin ang panayam ni Mang Fred kay Miss Myrna Malabayabas mula sa Agronomy Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang konseptong palayamanan. Layunin ng palayamanan na magkaroon ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng pagkain ng magsasaka habang pinatataas ang potensyal na kita. Marami na sa ating mga magsasaka ang nakasubok ng isagawa ang palayamanan kung saan bukod sa palay ay pinapasok na rin ang pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Mga masisipag nating ninuno ang pasimuno ng paraan ng pamumuhay na ito. Pag-uusapan natin kung paano nga ba ito umpisahan, ano-ano ang mga kakailanganin sa pagsasagawa nito at syempre ang kapakinabangan na matatamo mula sa buhay palayamanan. Makakapanayam natin ngayong araw si Ginang Myrna Malabayabas mula Agronomy Soils and Plant Physiology Division, PhilRice, upang ipaliwanag sa atin ang palayamanan. Magandang araw po, Ma'am Myrna. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. So, saan man po tayo nandun, sana po tayo ay ligtas. Magandang araw po, Ma'am Myrna. Nabanggit na po natin noon ang mga palayamanan. Marahil po sa ating mga kababayan ay bago pa lang sa kanila yung term na palayamanan. Para po lubusang maintindihan ng ating tagapakinig, ano po ba ang konsepto ng palayamanan at ano ang kahalagahan na pagsasagawa nitong paraan ng pagsasaka? Ang palayamanan ay nanggaling sa salitang palay at kayamanan. Ito ay katulad din ng konsepto ng bahay kubo kung saan ang halaman doon ay sari-sari. Kasi bukod sa palay, nagtatanim din ang ibang halaman tulad ng gulay. Isinasama din natin yung pag-aalaga ng hayop o kaya yung paglalagay ng palaisdaan, gayon din yung pag-aalaga ng ibang punong kahoy. At lalo pang pagpapaigting ng pagtatanim ng iba't ibang pagkakakitaan ng isang magsasakang pamilya. Sa sistema ng palayamanan, ang mga tira na galing sa tanim gaya ng dayami at dumi ng hayop ay pwede rin gamitin na pataba sa gulay. Yung dayami naman pwedeng gamitin na patubuan ng kabuti o kaya mushroom, kaya sa palayamanan walang nasasayang. Yung substrate naman ng kabuti at dumi ng kalabaw ay pwedeng gamitin sa paggawa ng vermicompost. Yung mga reject o kaya yung mga sirang gulay na pwedeng ipakain sa kalabaw at itik. Kaya bawat component sa palayamanan ay may kanikanyang pakinabang sa bawat isa. Napakainam po pala ng konsepto ng palayamanan at ito rin po ang integrated farming na tinatawag po nila. Ma'am Myrna, ano po ba ang benepisyo kapag ginawa po natin o ginawa ng mga magsasaka itong palayamanan sa kanilang bukid? So pag ginawa natin itong palayamanan, magkakaroon ng sapat na pagkain ng isang pamilyang magsasaka at higit sa lahat magkakaroon sila ng dagdag na kita bukod sa palay. May tuloy-tuloy na produksyon at karagdagang kita mula sa iba't ibang tanim o gulay habang naghihintay tayo sa aanihing palay. So habang naghihintay tayo sa aanihing palay, meron tayong ibang mapagkakakitaan. Kung may alaga naman tayo na hayop gaya ng itik, so pwede rin yung pagkunan ng itlog at itinda ng fresh. O kaya yung itlog, pwede rin natin gamitin na itlog na maalat o kaya pwede rin gawing balut o penoy sa pamamagitan ng pagtanim ng gulay at iba pang halaman at pag-aalaga ng hayop. So marami tayong pwedeng pagkakitaan. Ayan, nakakainganyo po pala pag ganyan po ang konsepto kung paano kumita. Parang ang dami po natin paglalaroan na konsepto. Eh Ma'am Myrna, halimbawa ako po, gusto kong mag-umpisa ng palayamanan. Halimbawa po, mayroon akong isang ektaryang mahigit. Ano po ang maipapayo nyo kung paano po gumawa o mag-establish ng palayamanan? So may mga dapat tayong isaalang-alang kung tayo ay magsasagawa ng palayamanan. Unang-una, ating isasaalang-alang yung ating kapital. So syempre, depende doon sa kapital natin, kung ano yung kakayahan natin, kung ano ba yung ating mga pwedeng itanim o pwedeng gawain. Sumunod, yung labor, gaano yung manpower ang ating kakailanganin. So dapat isaalang-alang natin yon. Tapos yung landscape. So isipin natin, mataas ba o mababa yung lugar natin na pagtatamnan? Upland ba o lowland ba yung lugar natin? Yung soil type, so yung uri ng lupa na tataniman natin, dapat din nating i-consider yon. And then yung crop suitability, ano ba yung mga halaman o gulay na naakma o nababagay na itanim dito sa lugar po, yung sa klase ng lupa na meron yung aking bukid.
Yung water resources, mayroon ba mapagkukunan ng tubig? Dahil alam naman natin na napakahalaga ng tubig sa mga pananim. So, dapat isaalang-alang din natin yun. Yung market, yung mga itatanim ba natin na gulay ay patok sa merkado, may mga demand ba ito? So, yun yung iba nating dapat i-consider. And then yung security din. So, yung seguridad o ligtas o payapa ba yung lugar na pagtatayaan ng ating palay? Sayang naman yung itatanim mo kung maraming magnanakaw dun sa iyong mga tanim. So, yun. So, mahalaga din yung seguridad ng iyong lugar. Ayan. So, hindi lang po pala ganoon kaagad-agad magpuput up ng palayamanan. Nabanggit po natin yung ilan po sa mga prinsipyo ng palayamanan. Gaano po ba kalaki yung kailangang puhunan para sa pagpuput up ng palayamanan at mayroon din po ba kayong naitalang datos kung magkano rin po ang kikitain? Kumbaga po, nagpupuhunan ako ng ganitong kalaki. Gaano po kalaki ang kikitain? Mga ganun pong konsepto. So yung mga magsasaka dati, alam ko marami nang nagpa-practice ng palayamanan sa ating mga magsasaka. Hindi lang sila aware na palayamanan na pala yung kanilang lugar. Dahil meron na din silang mga ibang gulay, bukod sa palay, meron na din silang mga nakatanim. So hindi naman kinakailangan ng napakalaking halaga. So, diba sa isang negosyo minsan, tayo nag-uumpisa tayo sa maliit. So kung ano lang yung meron tayo, doon muna tayo mag-umpisa. Alam mo, magtanim ka muna ng konting gulay sa ganitong lugar. Pero balit siya doon sa ating mga datos dito sa PhilRice, so sa mga nakuhang datos, kung sa isang ektarya, yung gastos, nakagastos sila ng 97,000. And then, pero kumita naman tayo, bawas na yung gastos ng 109,000. So, malaki din yung kinita. Ito ay kita doon galing sa mga pagtatanim ng cash crops na tinatawag natin, tulad ng mais, kamote, munggo, bawang, kamatis, at sili. So, isa lang yung example. So, sa isang ektarya, pwede kang kumita ng 109,000. O kaya mas malaki pa siguro. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang, pwedeng unti-unti mo yon, unti-untiin mo hanggang sa mapalago mo yung iyong palayamanan. Ma'am Mirna, napakainam pala na may mga ganito kayong datos. Kasi yan din yung ilan na pinagbabasayan ng ating mga magsasaka. Tanong po namin, paano naman po nakatutulong yung palayamanan para pakibagayan o kumpasan ang epekto ng climate change para po sa ating magsasaka na nakararanas ngayon ng epekto ng climate change? So may mga ilang crop production model na ginawa sa palayamanan na tinatawag na climate resilient technologies na nagawa na rin tulad ng sorghum system. So ito yung merong salit-salit na kama, merong raised bed, merong sink na tinatawag. So ito ay pwedeng gamitin, subukan doon sa mga lugar na bahain, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Dahil dito, meron tayong doon sa may sink na tinatawag o yung may nakalubog, pwede kang magtanim doon ng palay, pwede ka rin magtanim ng gabi, doon naman sa tinatawag na raised bed, pwede kang magtanim ng mga gulay o kaya mga upland crops. Nabanggit po ninyo yung sorghum system. Narinig na nga po namin. Ito rin po ba yung pwede ka rin mag-alaga ng mga isda gaya ng tilapia? Okay. So doon sa sorghum system na hindi ko lang naidagdag, doon sa may lubog na parte, pwede kang magpakawala doon ng tilapia. So yon, pwede kang mag-alaga. So sa panahon ng yung medyo mataas yung tubig, tama-tama doon yung pag-aalaga ng isda. Ma'am Mirna, sakali po may gusto po na mag-put up ng palayamanan at manghingi po ng konsulta sa inyo po, saan po kami pwedeng makipag-ugnayan? Okay, kung gusto po kayong may mga malaman tungkol sa palayamanan, meron po tayong PhilRice Tech Center, and then meron din po tayong PhilRice website, doon po sa Pinoy Knowledge Bank, pwede nyo pong tingnan doon yung tungkol sa palayamanan. So marami po kayong mapagkukuhanan ng informasyon. So ayan, so sa mga kababayan natin na gustong matuto ng palayamanan, ay yung Tech Center po ng PhilRice, pwede po kayong magtanong sa kanila. Ang number po nila ay 0917-111-7423. O kaya naman po yung nabanggit ni Ma'am Mirna sa website po natin, yung pinoyrice.com. Kami po mismo ay nasubukan ng mag-download ng mga babasahin at mga technology videos. Nandun po sa kanilang website.
Ma'am Mirna, baka may dagdag mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig? Okay. So gusto ko lang pong pasalamatan yung ating na tagapakinig na patuloy pong sumusubaybay sa mga programa ng PhilRise. So sana po yung sa paksang tinalakay ngayon, marami po din po kayong natutunan. So yun lamang po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Mirna. At sana po sa mga susunod na pagkakataon ay mapaunlakan niyo pong muli kami sa mga pagsishare ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo, Ma'am Mirna. Salamat din po. Tiyak na may kasiguraduhan sa produksyon at kita sa pagtataguyod ng palayamanan. Sa palayamanan o pinagsama-samang produksyon ng palay, gulay, prutas, hayop at organikong pataba, check na tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng kanin na ulam, baka may pangmeryenda pa. Mas magandang kita at kabuhayan, mas produktibo ang bukid. May kasiguraduhan sa produksyon at magagamit pati kasuluk-sulukan ng lupa. Ayan, nabigyan linaw tayo kung ano ang konsepto ng palayamanan. Sa ating mga estudyante, ihanda na ang inyong cellphone dahil ito na ang katanungan sa araw na ito. Palay, tanong. Tama o mali? Gulay lamang ang maaaring itanim sa floating garden. Kung alam niyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0912-762-5618. Ulitin ko po ang numero kung saan kayo pwedeng mag-text. 0912-762-5618 para po ay manalo kayo ng 60 pesos na load. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo sa ating SowaTex promo, mag-text kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Sa ating mga estudyante, ito na ang ating Palay Kaalaman. Palay Kaalaman. Nang hindi tangayin ng baha ang iyong floating garden, itali o iangkla ito sa puno o sa pader. Bukod sa Palay Kaalaman, ito na ang ating news update. News update. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pangunguna ng Partnership Accreditation Services Section ay nagsagawa ng tatlong araw na pagsasanay tungkol sa capability enhancement for farmers noong September 29 to October 1, 2021 sa munisipyo ng Kalintaan Occidental, Mindoro. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayo na mabigyan ng karagdagang impormasyon ang ating mga magsasakang nagpapalayan at mas lalong mapalawig pa ang kanilang kaalaman tungkol sa pagsasaka ng palay. Para sa karagdagang impormasyon at updated mga balita, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa at aming website at ati.da.gov.ph/ati-4b. At mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at ATI Mimaropa. Wala na tayong sapat na oras at kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan dito sa 98.9 Radyo Natin Rojas tuwing araw ng Martes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong alas 12 hanggang alauna ng hapon. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at makabagong teknolohiya, sa pagpapalayan, kikita ka! Oh, ayan! May bago ka ng alam! Lahat yan natutunan sa Palay Aralan! Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRise. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan!
Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Manila Broadcasting Company.